Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kababayan natin mula sa iba't ibang bansa. Natatanging panalangin po para sa lagi nating mga kasama tuwing misa ng ikapito ng umaga, ang mga nakikinig sa opisyal na himpilan ng radyo, ang 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas, at mga karatig lalawigan. Sa palagay po ninyo, sa ating mga naririto ngayon sa banal na misa, sino sa atin ang pinakadakila? Sino sa atin ang pinakamagaling? Father, baka ho kayo kasi kayo ang pare. Hindi ko alam. O baka mga madre. O baka kayo bilang mga mag-asawa o mga anak. Ang mga alagad sa pagbasa ngayong araw, nagtatalo-talo. Sino sa atin ang pinakamagaling? Kaya nga ang tanong ni Jesus, ano bang pinagtatalunan ninyo? Ay ang sabi ni Jesus, kung sinong gustong maging una at pinakamagaling, dapat siya'y maging huli at lingkod ng lahat. Yun ang kagalingan ayon sa batayan ng Diyos. Kasi po pagka tiningnan natin ang batayan ng tao, sinong pinakamagaling? Aba, hindi yung pinakamataas, yung may kapangyarihan, yung may kakayanan, yung mas mataas kaysa iba, yung mataas ang pinag-aralan, yung maraming karugtong sa huli ng pangalan, yung mga nakaupo sa kapangyarihan, maaaring sila ang pinakamagaling. Dahil sila ang itinuturing ng mga tao bilang pinakamagaling. Pero sa Diyos, ang pinakamagaling sa Kanya, yung naglilingkod. At kapag ka naglilingkod ka, hindi ka naman makapaglilingkod kung hindi ka nagmamahal. So ang pinakamagaling sa Diyos, yung pinakamagaling magmahal. Kaya ang magandang tanong, bukod sa o kaysa ubusin natin ang ating enerhiya, ako ba'y magaling? Ako ba'y mabait? Ako ba'y kalugod-lugod sa Diyos? Ang tanong dapat ay, ako ba'y mapagmahal? Kapag mapagmahal ka, yung tunay na pagmamahal, sapagkat merong mga nagmamahal para merong makuhang kapalit, hindi yung tunay na pagmamahal iyon. Kung ikaw ay nagbibigay para may magbigay din sa iyo, hindi tunay na pagbibigay iyon. Kung ikaw ay umuunawa para unawain ka rin, hindi yun tunay. Kung kayo'y sumisimba para kayo maging sikat sa inyo at ipagmalaki nyo sa inyong kapitbahay, sumimba ako sa pambansang Dambana, nagdasal ako doon, ikaw ay hindi, ay siya, mali. Ang pinakamagaling, yung nagmamahal. At kapag nagmamahal ka, kaya mong yakapin lahat. Kapag hindi mo kayang unawain ang iyong nagkasalang kapatid, hindi ka marunong magmahal. Kapag hindi mo kayang patawarin ang iyong chismosang kapitbahay, tanungin mo kung anong klaseng pagmamahal meron ka. Kung nagagalit ka at naiiyamot ka sa mga may sakit na iyong inaalagaan, tanungin mo kung anong klaseng pagmamahal meron ka. Kung sumisimba ka para maging sikat ka, tanungin mo kung anong klaseng pagmamahal meron ka. Dahil ang nagmamahal, yung tunay na pagmamahal, umuunlad sa kabaitan. Kaya magiging mabunga lamang ang ating pagdadasal na ito
at pwede mong sabihin ako ang pinakamagaling sa mga naririto kung ikaw ay nagmamahal. Eh ang tanong, nagmamahal ga ako? May nagmamahal bang mataray? May nagmamahal bang madamot? May nagmamahal bang chismosa? May nagmamahal bang laging lasing? May nagmamahal bang laging galit? Kapag nagmamahal ka, ikaw dapat ay mabait. Lumalawak ang iyong pangunawa. Lumalalim ang iyong pagpapatawad. Nagiging maluwag ang iyong pagbibigay. Yun ang pagmamahal. Hindi ibig sabihin pare at madre magaling. Magaling ang pare at madre kung tayo'y marunong magmahal. Hindi ibig sabihin ikay nakaupo magaling. Magiging magaling ka kung sa iyong kapangyarihan lumalalim ka sa pagmamahal. At walang halimbawa kundi yan. Yan ang pinakamagaling. Bakit? Dahil siya'y puno ng pagmamahal hanggang maibigay niya ang buhay sa iba. Kaya gusto mong maging magaling, magmahal ka. Gusto mong makarating sa langit, magmahal ka. Gusto mong maging mabuti, magmahal ka. Gusto mong maging mabait, magmahal ka. Kailan? Magmahal ka ngayon. Huwag mamaya. Ngayon. Huwag bukas. Ngayon. Dahil baka hindi tayo abuti ng bukas. Gusto mong maging mapagmahal, piliin mong maging mapagmahal ngayon na. Sa banal na misang ito, mga minamahal, ibulong nyo kay Jesus mamaya sa banal na komunyon kapag tinanggap natin siya. Sabihin ninyo, Panginoon, punuin mo po ako ng pagmamahal. Yung pagmamahal na kayang magpatawad, pagmamahal na kayang umunawa, pagmamahal na kayang yakapin ang lahat ng sakripisyo para sa aking kapwa.